Mga kapatid, magandang araw po. Kumusta po kayo? At ating lahat ng mga taga-subaybay. Taga-subaybay sa ating live sa Facebook. Unang-una, babasahin natin ang Ebanghelyo sa araw na ito. The Lord be with you. A reading of the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, Lord Jesus Christ. Jesus said to his disciples, "Now I am going to the one who sent me, and not one of you asked me, 'Where are you going?' But because I told you this, grief has filled your hearts. But I tell you the truth, it is better for you that I go. For if I do not go, the Advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world in regard to sin and righteousness and condemnation. Sin, because they do not believe in me. Righteousness, because I am going to the Father and you will no longer see me. Condemnation, because the ruler of this world has been condemned." The Gospel of the Lord. Praise to Lord Jesus Christ. So, ang ganda ng Ebanghelyo sa araw na ito. Ang pinaka the best na gift kay Kristo sa atin is the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu para sa ating lahat. Merong tatlong gagawin yung Espiritu Santo sa atin. Una, magturo sa lahat ng kasalanan natin. Kasalanan natin. So it will guide us, no, to our sinfulness. Sa lahat nating kasalanan. Yun ang role ng Holy Spirit. At i-lead tayo sa kabutihan, righteousness. At turuan tayo na totoo na may parusa ang Diyos, kahit ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Pero ang Diyos sa huling sandali sa ating buhay, kapag hindi natin babaguhin ang ating sarili, totoo na may parusa ang Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Condemnation, because the ruler of this world has been condemned. He is referring to Satan. Alam mo nyo, kung susundin natin yung banal na Espiritu, ang daming magagalit sa atin. Ang daming mapupuot sa atin. Because the Holy Spirit will lead us, will teach us our own sinfulness. Sasabihin talaga ng Espiritu Santo na mali yan, kasalanan yan. Yan ang katotohanan patungkol sa banal na Espiritu na ibibigay. At dahil dyan, yan ang mga tao na ginagabayan ng banal na Espiritu ay magsasabi sa katotohanan, ito ay kasalanan, ito ay mabuti. Daming magagalit sa mga tao. Katulad ng mga apostol sa unang pagbasa ngayon, anong ginawa ng mga tao kay Paul at Silas? Babasahin ko ang unang pagbasa. Because Paul and Silas are inspired by the Holy Spirit. No, nagagalit yung mga tao sa kanila. Dahil yung banal na Espiritu ay nagtuturo sa kanila na speak out the truth about the sinfulness of the people of the world. Sabi dito sa Acts of the Apostles, first reading po ito sa araw na ito. The crowd in Philippi joined in the attack on Paul and Silas. Inatake nila si Paul at si Silas. Not only the people attacked them, and the magistrates, mga pinuno ng kanilang lungsod, ay nagagalit din ni San Pablo. Ano ginawa nila? Magistrates had them strapped and ordered them to be beaten with rods. So, grabe.
ang ginawa ng mga pinuno ng lungsod kay Paul at kay Silas. Anong nangyari kay Paul at Silas? Nawala ba sila ng pag-asa? Sinabi ba nila pinipersecute, iniungusig na kami nito? So mananatili na kami, hindi na kami magpatuloy sa pagsiwalat sa katotohanan dahil iniusig na kami sa mga maraming tao. Pero ang ginawa nila, ng mga tao, after inflicting many blows on them, grabe, they threw them into the prison and instructed the jailer to guard them securely. So, hindi lang sila nakontento na hinampas nila ng kahit na ano ang mga sugo ng Diyos. No, grabe ang pag-usig sa mga sugo ng Diyos na puno ng Espiritu Santo. Pinabilanggo pa nila. Na hindi makalayas. Siguraduin nyo na hindi makalayas. Binigyan nila ng instruction ang mga gwardiya. Siguraduhin nyo hindi sila makalayas. When he received this instruction, the guard, he put them in the innermost cell, parang Bartolina, and secured their feet at the stake. Pati pa yung ano nila, paa. Ginagapos pa nila. At yung kapag merong baliw, nagagamit tayo ng duldul na kahoy. At yung dalawang paa nila ay i-secure talaga na hindi makaalis, na hindi makawala, no? Yan ang ginagamit nila kay Paul at Silas. Bakit? Paul continued to preach them. Guided by the Spirit, yung ginagawa ninyo ay mali yan, hindi yan tama, it is immoral, nagagalit ang mga tao. At nagagalit din yun ng mga pinuno. Ano nangyari? Instead, yung mga apostol, si Paul at si Silas, ay madiscourage. Hindi sila na-discourage, mga kapatid. Nagdasal sila. Let us continue reading. About midnight, while Paul and Silas were praying, instead, mawala sila ng pag-asa dahil sa mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay bilang sa hero sa salita sa kay Kristo at sa banal na Espiritu. Ang ginawa nila, while Paul and Silas were praying, so nagdasal sila ng maitaimtim and singing hymns. Nag-awitan pa para mga charismatic, no? Nag-praising sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Yes, Lord, yes. Nagpupuri yung mga, katulad ng mga ginawa ng mga charismatic. Nagpupuri sa Diyos. Yan ang ginawa ni St. Paul sa ating ebanghelyo sa unang pagbasa ngayon. They are singing hymns to God as the prisoners listened. Yung mga maraming bilanggo ay nakikinig sa kanila. There was suddenly such a severe earthquake, my lindol, that the foundation of the jail shook. So yung foundation sa ano, sa prisuhan o bilanggo, all the doors flew open and the chains of all were pulled loose. So yung mga tali nila na tinali nila sa mga kamay ni Paul at Silas ay naalis. He drew his sword, yung gwardiya, and was about to kill himself. Buto na siyang magpakamatay, thinking that the prisoners has escaped. But Paul shouted out in a loud voice, "Do not harm yourself. We are all here." Huwag kang maalala. Hindi kami lalayas. Nandito lang kami. Huwag kang magpakamatay. So, instead, inuusig sila, ay punong-puno sila ng pananampalataya si Pablo at si Silas. Punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pag-asa. Huwag kang tumakbo. Huwag kang magpakamatay. Nandito kami, hindi kami lalayas. Nandito lang kami. They're filled with the Holy Spirit. And
anong nangyari? Dahil tinanggap ni Paul, tinanggap ni Silas yung persecution, ang pag-uusig ng mga maraming mga tao, a lot of people are being saved, is being saved. Ang daming mga tao na naligtas. Dahil sila ay punong-puno na ng Espiritu Santo. Kung ngayon, kung wala pang nagagalit sa atin bilang mga ngaral, lahat ay pumupuri sa atin, mag-doubt ka na. Parang you are not filled with the Holy Spirit. Yan ang banal na Espiritu ay magtuturo sa atin sa ating kasalanan, sa kasalanan ng mundo. For example, sa kung sasabihin natin na for example ito ha, maraming magagalit sa atin tuwing fiesta, no? Kung lubos nating isipin yung disco ay hindi nakatutulong sa celebration natin upang ay bulat sa buong mundo ang tunay na character, virtues of the saint. Hindi yan nag-promote na maging good example natin ang mga patron na ating pinagpiyestahan. Lahat naman siguro na mga halos lahat, no, parang kulang yung disco, yung fiesta kapag walang disco. Mali talaga yan. Kasalanan talaga yan. No? Anong kahulugan ng disco? Dancing in Satan's company. Maraming nalalasing dyan. Maraming nagpatayan dyan. Maraming kalaswaan ang nangyari dyan. Puro kasalanan. I-promote sins by promoting that activity. Kaya nga, si Bishop Alberto ay nagsasabi, dapat yung nightly activity natin ay nagpaptatag sa ating pananampalataya sa Diyos sa pamagitan ng mga patron. Kung sasabihin mo yan, daming magagalit sa iyo. Dahil ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay magtutulong sa atin na mag-recognize sa lahat nating mga kabalastugan, sa lahat natin ng mga kasalanan. Kung sasabihin mo yan, no, sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kasamahan dyan, no, na nagdidiwang ng fiesta, no, hindi yan sasamayan loob sa iyo. Ayun, sinasabi ko na yung katotohan, kasalanan talaga yan. Dancing in Satan's company, yung disco. Just imagine yung mga tao, walang tulog, ang ingay. Paano natin masunod yung mga banal na gustong-gusto ng tahimik? Pero yung mga kaharian ng demonyo ay gusto ng ingay. Hindi nila gusto na mag-examine sa sarili. Ingay. Ang kaharian ng demonyo ay gusto ng ingay. Mga kasalanan na nangyari sa loob ng diskuhan, mga kapatid. Yan po ay kasalanan. Sana maitikil na yan. Ang ating mahal na obispo sabi niya, yung nightly activity natin dapat nag-promote sa mga heroic virtues of the saint. Heroic virtue ba yan na maraming nalalasing? Heroic virtue ba yan na maraming mga batang babae na after that nabubuntis na at nasisira yung kanilang kinabukasan? Heroic virtue ba yan? It promotes the kingdom of Satan. No longer the kingdom of God. Sa pagsasabi ko sa inyo ngayon, ang daming nagagalit na killjoy ang pari na yan. Okay lang. No? Because the Holy Spirit will lead us, will convict the world in regards to your sin. Ang banal na Espiritu ay magtuturo sa atin sa kasalanan. Yan ay kasalanan, yan ay hindi wasto, yan ay hindi kaloob ng Diyos. Sa lahat natin ng kasalanan, kung tayo ay guided by the Spirit, it does not justify ourselves. Lahat tayo ay makasalanan. Yan po ay gawa ng banal na Espiritu Santo para sa atin lahat. Dahil
ang banal na espiritu ay mag-lead natin sa kabutihan, righteousness. At magtuturo din natin sa katotohanan na merong parusang Diyos sa huling mga araw, sa huling mga sandali sa ating buhay, sa huling mga panahon. Totoo na may parusa ang Diyos. Totoo na may impyerno. Totoo na sa huling mga araw, haharap tayo sa hukmanan ng Diyos. Yan ang katotohanan. Kaya mga apostol, kahit inuusig sila, kahit nagsakripisyo sila, tinatanggap nila. Anong consequence sa ginagawa ni Paul at ni Silas? Na converted ang gwardiya. Hindi lang yung gwardiya na converted, buong pamilya na. Ipatuloy natin ang pagbasa. Then he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Sabi ng gwardiya, "Paano ba? Ano ba ang gagawin ko upang maligtas?" And he said, "Believe in the Lord Jesus Christ." So action word po itong believe, no? Hindi noun. Believe, action word. "And you and your household will be saved." Yung buong pamilya mo ay mailigtas. "So they spoke the word of the Lord to him and to everyone in his house. He took them in at the hour of the night and bathed their wounds. Then he and all his family were baptized at once. He brought them up into his house and provided a meal, and with his household rejoiced at having come to faith in God." So dito mga kapatid, makikita natin kung susundin natin ang banal na espiritu, uusigin tayo. Maraming magagalit sa atin. Maraming hindi gusto na makikinig sa salita ng banal na espiritu dahil mag-lead sa atin ng kasalanan. Yung babae, again, ang babae na nagsasama puro babae, lalaki nagsasama puro lalaki, kasalanan po yun. Lahat po ay, ang banal na espiritu ay magtuturo sa atin na ito ay kasalanan. Pero we continue to justify ourselves. Hindi natin tinatanggap na ito po ay kasalanan. Mga hindi pa kasal, no? Hindi pa na-bless sa pare, no, nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kasalanan po 'yun, no? Lahat po tayo ay tinuruan ng banal na espiritu sa katotohanan patungkol sa kasalanan. Anong gagawin natin? Katulad ng kwartiya, he repented his sins as well as the whole family is being saved because they rejoice upon hearing the good news. So wag kang susuko, wag kang ayaw kung merong mag-persecute sa'yo dahil sinabi mo ang katotohanan. Continue the mission of Christ entrusted to us, being strengthened by the presence of the Holy Spirit, no? At patuloy lang tayo na mag-examine sa ating konsensya at ang banal na espiritu ay kasama natin to protect us, to defend us. He is our advocate. Hindi tayo i-lead ng banal na espiritu sa kaparutan. Hindi tayo i-lead sa banal na espiritu sa ating kapahamakan, kundi sa ating kaligtasan. Amen! At bago ako matapos, mga kapatid, i-share ko muna yung maganda kong experience from Bukidnon. Isang merong mga pamilya from Bukidnon, dinala nila last year yung kanilang ina. Alam niyo, yung kanilang ina ay namamaga yung mukha, namamaga yung mga paa, namamaga yung mga kamay, at puno-puno pa ng mga nana. May mga sugat pa at may mga nana ang mga sugat niya. At
hindi lang 50-50, parang 90 over 10. 90% na mamatay na, 10% lang yung mabuhay dahil yung mga doktor sa kanilang hospital ay nag-surrender na. At sabi ng mga doktor, hintay na lang tayo. Nakunin siya ng Diyos. Wala nang gamot para sa kanya. Hindi na ito, parang hindi na ito gagaling. So, pinauwi na sila sa, as yung nanay nila, pinauwi na sa bahay at pumunta sila sa maraming mga albularyo at binigyan pa ng taning sa buhay yung nanay nila. Sabi ng albularyo, hindi na ito aabot sa kanyang birthday. Delikado na ito. Ipasa Diyos na natin. Alam nyo, grabe yung pananampalatayan nila. Naantig nga ako, dinala nila dito sa office. At sa personal na assessment ko, kahit ako ay nagdududa din, bakit pati nala nila ito dito? Parang malapit na ito mamatay sa likod ng isipan ko lang yon sinasabi. Kahit ako ay may kaunting pagdududa din. Bakit pa sinayang nila yung pagpunta dito? Hindi na sana na-stress lalo yan sa biyahe. Lagi lang nang kahiga si nanay. At alam nyo, binibigay lang natin yung sakramento. Bakit pa kayo pupunta dito? Nandun naman yung mga pari sa inyo. Makapagbigay naman sila ng mga sakramento. All priests are healers. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Anong nangyari mga kapatid? Pinakumpisal ko. Pangalawa, in the anointing of the sick. And then, binibigyan ko siya ng katawan ni Kristo. At pinipag-pray natin sa prayer ng simbahan, yung deliverance prayer. Alam nyo, dahan-dahan, bumuti yung kalagayan niya. At alam nyo ngayon, bumalik yung pamilya, umuwi kagabi, punong-puno ng pagpasalamat dahil completely healed na po si nanay. At malakas na po si nanay. Ngayon, dahil walang finding sa doktor yon. Walang diagnosis sa doktor. Yung mga nana, mga sugat na mamagana mo. Pag-uwi nila sa bukid ng last year, completely healed na talaga si nanay. Ako po ay namangha. Ako po, not only completely healed, they are converted. Lagi na silang mag-atin ng misa. Buong pamilya ay nagdadasal na ng rosaryo. Yung mga regular na prayer ng simbahan, rosaryo, angelus, lahat, divine mercy, pati na yung kanyang husband, very devoted na sa mahal na ina. So, yan po ang magandang balita ko sa inyo. Very inspiring. Itong ministering ito is very difficult, very tiring, very exhausting. Pero, very rewarding din. So, I hope marami pa mga pare na mamulat dito sa pamagitan ng ating pagkatikais dito sa ating Facebook account, sa YouTube account natin, upang may bahagi natin si Kristo. Anong nangyari sa sa mga tao dun sa lugar ni Pablo na ini-evangelize nila mga tao? Very symbolical. Nandun sila sa loob ng bilangguan, na open yung yung bilangguan, at na yung mga chains ay na-open din. They are liberated from the imprisonment of sinfulness. They're liberated from vices. Yun ang consequence kung ang banal na espiritu ay mananahan na sa atin. Kasama na natin. Tayo ay naibilanggo sa ating kasalanan. The Holy Spirit will liberate us from that imprisonment. Kung nabilanggo tayo sa mga bisyo natin na mahirapan tayong lumabas, come Holy Spirit. Ang banal na Espiritu will remove the chain, will open wide the prison cell.
of our vices, of our sinfulness, of our all our violation against God. So yan po ang dapat nating malaman. So at patuloy po tayo, Fighting Maria, to talk safety with a humble heart po. Meron pa akong misa ngayong, bago lang ako natapos sa misa, at meron akong misa ngayong araw na ito, dun sa loon. So Fighting Maria, to talk safety with a humble heart po. God bless po, at I hope the Holy Spirit will lead us and will inspire us, no, and will lead us, will convict us by of our sin, and will lead us to righteousness, and will remind us about the reality of condemnation. Totoo na may parusa ng Diyos sa huling mga araw kapag haharap na tayo sa kanyang hukman. God bless po. Patuloy kayong magdasal ng banal na rosaryo at magsimba lagi. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart.